Welcome to Baguio City. Siyempre. Guys, ang taho. Strawberry bossing. Oo. Robo singgo ana na. Salamat po. Strawberry tao guys. Meron dito sa Baguio. Strawberry ganda. Strawberry taho ang meron ng Baguio, and nakakamiss yung strawberry taho since 2019. Authentic yung taste pag sa Baguio ka nakatikim ng strawberry taho, so masarap talaga. Cheers! Guys, nandito ngayon tayo sa Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. And ang daming tao ngayon dito sa may Strawberry Farm. And titignan natin kung may mga fresh strawberries tayo mabibili. Kasi nga, dito, na-miss ko yung strawberry nila. Kasi nga, dito masarap talaga yung strawberry. Kasi nga, fresh na fresh. Subukan natin bumili mimiya. Let's go! Strawberry Farm. Ayan ang Strawberry Farm. Yan yun. Makikita nyo. Parang ano eh, na-harvest na ata eh. Wala na yung strawberry naman. Siguro wala na. Na-harvest na wala. Oh, ano ngayon? Mahina. Mura benta nila eh. Hina siguro itinitinda sa labas. Oo. Siguro hina-harvest na rin talaga lahat. Ha? So ayan yung farm nila oh. Ayan yung strawberry farm. And ayun, may mga maliliit na seeds pa. Dito pwede pumasok. Dito natin pinapayag yung pumikat. Oo, may dati may strawberry picking eh. Diretso ng kain, diretsong bayad eh. Meron na silang ganyan. Oo, oh, yun yan. Dati yung diretsong pitas, kain, bayad. Lapangat na ngayon strawberry, hindi na saan. Bitag yun pa dito, yung maraming nasa. Si baby mo. Ayan, may mga farm dyan. Ayan. Bibili lang namin sa night market, no? Ito rin isang dami. Strawberry kinabuha. 50 per pack? Mura nga ito, no? Ano ba yung nabibili ng ano? Strawberry yung Reese's. May strawberry na ano ah. Parang binibili lang. Masarap din yun eh. Ang alin? Ito, wait lang. Ayun o. Kaya ka lang baka dito, masarap nga ito eh. Sir, kakawad mo. Baka gusto mo. Ang baso. Bitin, sir. Try mo na, sir. Puro mo. Masarap nga ito. Sir, i-just sir. Try mo na lang. 50 lang, ma. Cake po. Dito na, ma. Cake na lang, ma. Cake na lang. Cake na lang. Cake na lang, ma. Doon po sa magkano?
Dito tayo ngayon sa Bell Church. Ayan, makikita nyo taas yung Chinese. Dito tayo ngayon sa Igorot Stone Kingdom. Ayan, yung nag-trend nung pandemic na bagong tourist spot dito sa Baguio, the Stone Igorot Stone Kingdom. Ayan. Oh, diba? Ang ganda ng lugar nila, oh. Ang daming mga stone. Ayan, oh. Pinatampatong lang. So, ayan. Gagala tayo. Tingnan natin kung ano meron pa dito sa Stone Kingdom. Oh, diba? Panalo yung lugar. Maliwalas. Masarap sa mata. Kasi nga, ang ganda-ganda ng lugar. Dito, direct dito. Basta, ang galing ng pagkakagawa. It's a work of art. Ika nga. And ang daming tao, tourists na pumupunta kasi nga. Ang ganda ng lugar nila. Grabe, oh. Nakaka-amaze. Kung kayo yung nasa lugar ko ngayon, ma-amaze din kayo kasi ang ganda-ganda ng lugar nila. At the same time, ang ganda talaga. Dito tayo sa Stone Kingdom, Igorot Stone Kingdom, at nandito tayo sa may bridge. Ayan, gusto nyo pa makita yung 360 view. O, diba, napakaganda ng background natin, which is the Igorot Stone Kingdom. And mukha naman man-made to. Ang ganda ng pagkakagawa, tourist spot talaga to. Isa sa mga panibagong tourist spot, and sikat na tourist spot ng Baguio na naman ang Igorot Stone Kingdom. So, mag-gala pa tayo dito. Let's go! Ito yung transient na tinutuloyan namin. So, maramihan to. Hindi lang isa. So, room tour tayo. So, mga binisang room tour lang, guys. And, pakita ko sa inyo. Ayan yung entrance. Bubot. Oh, yun. Wi-Fi and no smoking. So, ito yung mismong room namin. Binuksan ko na kanina. Ayan. May maliit na sofa bed. Ayan. And, meron tayo mini kitchen. Wow, ang ganda. Simple lang yung kitchen, pero ayos na, ayos. So, ayan. Ayan, ayan ako. Ayan, may rep. May freezer, may ano rin tayo. Rep, buksan natin. May mga laman yan na binili kanina sa palengke. Ayan, mga nandyan. Ayan, yung mga sofa bed. And, ayan, meron din dito na ano, hinitan or heater para sa mainit na tubig. Buksan din natin yung banyo. Pakita ko sa inyo yung tsura ng banyo. Ayan. Toilet. Ayan. Mayroon shower room. Maliit lang yung shower room. Pero ayos, di ba? So, saan tayo punta? Next, punta tayo sa mismong room na. Pakita ko na sa inyo yung room. Kasi yung room dito is, ayan, double bed. And may couch pa na pwedeng ilagay dito sa side. Ayan yung bed. Ayan yung mga gamit ng mga kasamahan ko. Ayan. So, ito yung magiging room namin for tonight, for this night. And, ayan. Maganda. Maganda naman. Malinis. And, parang komportable. And, sakto-sakto lang sa amin to. Ayan. Ito yung magamit ko. So, meron niya rin pala itong veranda. Dito. Ayan. The veranda. Wow! Yan ang Baguio, guys. Yan ang view ng Baguio, guys. Yan. So, ayun. Andito tayo ngayon sa pinagtulungan ng tuluyan namin transient. And simple, maganda. Hindi yung simple para sa akin, maganda. May sofa bed and may dining area.
mayroong living area, may TV, may refrigerator. And dito sa loob, and makikita nyo ang presko ng loob ng kwarto. So ayun, simpleng room tour lang dito. So sana nag-enjoy kayo. Gala pa tayo sa Baguio. Let's go! Baguio Night Market. Maraming tao kasi Sabado. Tingnan natin kung may makikita tayong magandang item dito. Mostly sapatos yung gusto ko, kaya tingnan natin kung may maganda sapatos dito. Tingnan natin kung meron din pagkain. Pagkain gusto ko. Ayan, may mga item dito sa gilid na kung ano-ano, iba-iba. Ayan. Handmade naman. Ano mas masarap ata ito, no? Gano'n ba dream catcher? Gano'n ba sa isang alero na yan? Bouncers, bags, gato, pili lang po kayo. Guys, nandito ngayon tayo sa Burnham Park. Burnham Park at night. So, ngayon is mga 9 na ng gabi at nandito tayo ngayon sa Burnham Park. Ito pala yung tsura ng Burnham Park sa gabi. And ngayon lang ulit ako nakapunta ng Burnham Park ng gabi. Usually nakakapunta kasi ako dito mga umaga, hapon, ganyan. And ganito pala ang tsura nito sa gabi. Halos hindi na makita yung mga swan na nasa sa lake. Kaya no, hindi na makikita. Masyado lang madilim. Hindi na natin makita. Yeah.